Pag-usapan natin yung papel ninyo bilang mga opisyales. Okay. So yung tawag ko dito sa paksa na to, yung labor union structure and administration. Ano ba yung struktura ng union sa level ng kumpanya at yung kanyang pamamahala? Una, ano yung importante? Bakit importante na pag-usapan yung pamamahala ng union? Lalo na sa inyo na bagong union. Una, dapat nating laging tandaan. Sabi nga ni Ma'am Lut kanina, lagi kang nakatungtong sa lupa, Pangulo. Dahil importante mga membro, they play a vital role in translating union plans into concrete action. In the process, kailangan natin ng struktura. Yung isipin nyo, kailangan natin na naiintindihan yung struktura. Isipin nyo, panahon ng collective bargaining, nag-uusap yung management at saka yung union. Sabi ng management, hindi. Hanggang 5 piso lang ang kaya naming dagdag sa sahod nyo. Sabi natin, hindi, 100 pesos po yung proposal namin. Tapos ang gagawin ng management, pupunta sa member directa, papakalat ng chismis. Uy, tinanggap na ng union ang 5 piso. Eh kung walang alam yung member, sabi nung ibang member, eh, oh, pwede na yun. Sabi nung ibang member, tanga naman ang union, tinanggap yung 5 piso. Pero anong message? Pag narinig ng management yun, ang feedback sa management, handang tanggapin ng mga membro ang 5 piso. Di ba? Dahil lamang nagpakalat siya ng chismis na tinanggap na ng union ang 5 piso. So pagdating sa negosasyon, mahihirapan kayo kasi yung membro mismo, pakiramdam ng management, tanggap na. Ha? Dahil walang alam yung membro sa proseso ng collective bargaining. Wala ding tamang sistema ng pagpapakalat ng tamang impormasyon. So, importante yung papel ng miyembro sa kahit anong gawain ng union. So, importante din na mayroon silang sapat na pag-aaral para alam nila yung mga proseso dahil makakatulong sila sa inyo bilang opisyales ng union. So, yun yung unang-una. Members play a vital role. Pangalawa, kailangan malinaw yung organizational setup ng union. Ano ba yung organizational structure? Kalimitan, nasusulat ito sa inyong constitution and bylaws. So pag-aralan nyo, sa ngayon, ang inyong constitution and bylaws, ginawa yan for purposes of registration. Pero may importante na din ho mga laman yan. Kung anong mga papel ng presidente, vice president, secretary, treasurer. At nandyan na yung setup ng ano yung papel ng general membership, anong papel ng membro, anong papel ng executive board or executive officers at yung kanya-kanyang mga committees. Makikita nyo po yun sa inyong constitution and bylaws. So anong pinakamataas? Anong posisyon ang tingin nyong pinakamataas sa loob ng union? Ulo, may sinasabi ka? General membership yata, sir. Tama, tama. Ang pinakamataas, huwag niyo ho kakalimutan, ang pinakamataas ay ang general membership. Bakit? Kahit nung nag-file kayo ng petition o naggawa kayo ng constitution, 'di ba? Pina-ratify niyo 'yan sa inyong general membership, pinapirma niyo sila. 'Di ba? Nung nag-file ng petition, pinapirma yung general membership, yung pangkalahatang miyembro. Ha? Pagka magkakaroon kayo ng eleksyon, yung normal na proseso ng eleksyon, sila yung boboto. So, ang pinakamataas ay general membership. Pagka mayroon kayong batas na gustong ipasa na lagpas dun sa inyong papel sa constitution, pinapapubahan sa general membership. So, ang pinakamataas in terms of decision making ay ang kabuuang member o general membership ng ating union. Huwag niyo kong kakalimutan yan dahil laging dapat nakalapat ang ating paa dun sa lupa dahil importante yung general membership. Okay? Pangalawa, yung executive board. Okay? Kalimitan,
ang binubuo na executive board, kasama dito yung board of directors. Teka lang, dapat makita natin sa inyong bylaws. Pero generally, may board. Yung board, yung kabuuan ng officers, president, vice president, secretary, plus yung board of directors. Anong papel nila? Bilang isang buong istruktura, bilang board, ang papel ninyo ay gumawa ng mga polisiya na kasi di ba hindi ka naman pwedeng magpatawag lagi ng general membership. Kung sanda, ilan ba member niyo, Pangulo? Ayan. Pangulo, ilan? 41, sir, kasi nag-resign yung dalawa. Hindi, 41 yung miyembro nyo, pero yung lahat ng rank and file na regular? 44. Okay. So, syempre, mahirap ipatawag lahat yung 44. Diba? Pero, may mga desisyon na kailangan desisyonan na hindi mo pinapatawag yung lahat ng miyembro mo. Hindi lahat ng general membership. So, yun yung board, executive board. Kasama dun yung board of directors plus yung executive officers na siya magdidesisyon sa mga polisiya. Halimbawa, gusto nyo na tuwing may mamamatay, mag-aambagan kayo o kakaltasan kayo ng tigsa 10 piso. Okay. Sino muna ang mag-uusap tungkol doon? Sino muna ang magdidesisyon sa ganun? Executive board muna. Bago nyo, pipinisin nyo muna kung anong mapagkasun doon sa executive board, yun yung ihaharap nyo sa general membership. Okay? Yung mga ganun policy. Pero halimbawa, gusto nyo lahat ng hindi dadalo sa meeting ng general membership ay may penalty. Sino mag-uusap noon? Executive board muna. Kasi papel na executive board, lalo na yung mga board of directors, kasi kayo mga board of directors, gaya ni JP yata, board of directors, sabi niya kanina. So, ang papel nyo, kayo yung mag-submit sa executive board, kayo magpapanukala o magpo-post ano ba yung mga policies. Lalo na yung mga well-performed. Halimbawa, sabi nyo, dapat pag may birthday, magbigay ng cake. So, magpapanukala niyan ay yung member ng board of directors. Okay? At gagawin yan, pag-uusapan ng buong executive board. Pag napubahan sa executive board, yun, pwedeng executive board na lang mag-desisyon eh. Hindi na kailangan isang pa sa general membership. Okay? So, alam mo, kakaltasan ng tigsa 10 piso para sa namatayan, pwede executive board na lang. O pwede din, idaan nyo sa general membership. So, yun yung papel ng executive board. Gumawa ng mga polisiya na tingin nyo ay makakatulong sa inyong mga miyembro. Hindi pwedeng nag-iisip lang ay si Pangulo at siya magpapatupad. Sabi natin kanina, isa sa prinsipyo ng union ay demokratiko. So, laging mayroong konsultasyon. At sa level ng mga opisyales, ang konsultasyon ay pagbuo ang executive officers kasama ang board of directors. Kayo yung mag-uusap at magdidesisyon ng mga polisiya na ito. Okay? Malinaw po ba yun? Executive board. Kasunod ay ang executive officers. Sino-sino yung executive officers? Ang executive officer ay pinangungunahan ni Pangulo. Okay. Si Pangulo ay kung kumbaga sa tao, parang ikaw yung puso eh. Ang utak ay si general membership at si executive board. Kasi sila yung mga polisiya. Yung ulo ay si ang utak ay si general membership at ang ulo ay si executive board. Pero sa executive officers, ang puso ng union ay na kay Pangulo. Pag nakikita nila na maayos ang pamamahala mo ng day-to-day activities ng inyong union, mas motivated yung mga opisyales na sumunod, na igalang yung union. Ikaw din ang pinagtitinginan ni management. Pagtingin nila dapat iginagalang si Pangulo kasi magaling, kasi suportado ng lahat ng miyembro. Sa'yo nakatingin ang management.
So ikaw yung puso ng union, ikaw yung administrator ng union, ikaw nagmamanage ng day-to-day activities ng union, ikaw ang mukha ng union, at pagdating sa general membership meeting o executive officers, ikaw yung nagpipreside sa lahat ng meeting ng union at sa kanyang mga structures. So malaki ang papel ng presidente at sa iyo nga lahat nakatingin ang mga miyembro, pati na management, pati federasyon nakatingin sa iyo bilang presidente ng union. Pero syempre may vice president. Andiyan si Arnold, parang si Arnold ang vice president. Ang sabi ng iba, taga panalangin na mag-retire na si Pangulo at siya na ang presidente. Pero hindi. Siyempre, in the absence of the president, may mga meeting kasi na, halimbawa, hindi pwede si presidente, si vice president ang pwede magpatakbo ng mga meeting na yon. At pwede ding bigyan ng trabaho ni presidente, si vice president, na bilang kinatawan o bilang representante ng presidente. Halimbawa, yung iba ang ginagawa ay ina-assign bilang head ng grievance committee si vice president. Kasi pag nakita niyo po yung grievance structure, mayroon diyang level o step na ang mag-uusap na yung grievance committee tsaka yung panel ng management sa isang particular na grievance o particular na issue. Minsan ang ginagawa, nandun din si presidente pero ang chairman si vice president. Bakit? Kasi parang sa negosasyon yan o kaya sa grievance, pag nagsalita na si presidente, final na yon. Pero pag si vice president pa, si secretary o si treasurer o kahit na sino, pwede pang baliin yun ni presidente. Halimbawa, sa grievance, sabi ni vice president, huwag niyo na pong tanggalin, payag po kami, isuspend niyo ng 30 days. Pwedeng sabihin ni presidente, teka, mahaba ho yung 30 days na suspension. Ang posisyon ng union dyan ay 5-day suspension lang. So kahit na magkamali o magkamali ng salita si Vice President, pwedeng laging baguhin yun ni Presidente. Pero pag nagkamali ng salita ay si Presidente, final na yun. Minsan, yun ang ginagawang satihiya ng union para binibigyan ng papel si Vice President maliban sa pagpalit sa kanya kung hindi niya kayang gampanan yung kanyang posisyon. Okay. Si Secretary, ang hirap po ng papel ni Secretary, si Jessa yata yan. Jessa, anong papel ng Secretary? Document keeping po. Document keeping and documentation. Hindi lang keeping. Tama yon, document keeping siya. Pero sa totoo, pag may meeting, dapat malinaw, nakalatag na yung minutes, yung agenda. Yes, so, kailangan sa konsultasyon sa, bawa, mag-meeting si ang executive officers. Sabi ni Pangulo, tayo magpatawag ng meeting na executive officers. So, tatanungin ni Secretary, Sir, kailan? Anong oras at saan? Ha? Bakit? Gagawa siya ng notice. Sasabihan niya lahat ng tao na may meeting tayo, ganun-ganun. Pero hindi lang yun ang itatanong saan, kailan at saan. Tatanong din ni Secretary, Sir, anong pag-uusapan? Bakit? Yung board, executive board, pag pupunta sa meeting, gusto nila malino kung anong pag-uusapan. Baka magkwentuhan lang tayo sa meeting, mag-inuman na lang tayo. Di ba? So, si Secretary, pag pinadala yung notice, may meeting tayo sa ganito, malinaw ang agenda. Sasabihin din niya agenda. Ang agenda po natin ay ito. Bago pa yung mag-meeting. Di ba? So, malinaw dapat. Ano agenda? Saan? Kailan? Sino-sino? Kasi baka hindi malinaw kung sino ka-attend. Okay. Hinahanda na yun ni Secretary.
during pag nakalagay doon, halimbawa ang agenda ay pag-usapan natin na bigyan ng cake mga tao pag birthday. Gagawa na si secretary ng draft na resolution. Ha? Kaya para pagdating sa meeting, babasahin na lang yung resolution. Alam nyo, pagka hindi nyo ginawa yun, walang ganong preparasyon, mag-uusap, kwentuhan, dapat bigyan, dapat magkano ba, hanggang magkano ba dapat, sino-sinong bibigyan, lahat ba, o pati ba anak, asawa, etc. Ha? Pag pinag-usapan nyo lang yun, nang wala pang nasusulat na draft, inabot na kayo ng isang oras bago mag-desisyon, pag na-final, wala pang nasusulat. So, final na, napag-usapan. Nakalagay sa minutes sa pag-usapan, nagkasundo. Pero ano ipapakita nyo sa miyembro? Mimits? Hindi, kasi madaming pinag-uusapan doon na hindi dapat nakikita ng miyembro yung iba. So, ipapakita nyo sa miyembro ay resolution. So, pag wala kang prepared na solution, tumakad, nag-uusap kayo, napagkasunduan nyo, gagawa pa after ng resolution, saka palang papipirmahan sa board. Tsaka palang i-release ang miyembro pag pirmado na. Eh, di, pag pinapirmahan sa board, may tanungan uli doon. So dapat nakahanda na yung pag-uusapan bago pa man mag-meeting. Pagdating ng meeting, nag-usap, nag-diskusyon. Sabi doon sa draft resolution, teka lang, nakalagay dyan 250. Masyadong mura yan kasi ang cake ngayon 500 na. So at least, pag in-edit mo doon, kung may computer ka dala, mas maganda, in-edit mo doon, pagkatapos sa meeting, pwede nang pirmahan yung resolution. Diba? Kasi automatic, malinaw na yung flow ng diskusyon. Kasi meron ka ng paghahanda bago pa yung actual na meeting. During the meeting, gagawa siya ng minutes. Diba? Si secretary. Pagkatapos ng meeting, dapat yung minutes ay mapapubahan bago yung kasunod na, o sa panahon ng kasunod na meeting. So, matabaho po yung papel ni secretary. Kasi maliban doon sa preparation ng minutes, document keeping pa. Minsan may mga dokumento na binigyan kayo ng federasyon ng memo, pinadala sa inyo. Sino magkikip noon? Si secretary. Okay? Pag may report ng financial statement, maliban sa may kopya si treasurer dahil financial statement, magtatago noon si secretary. Pag may question ng membro, kailan ba pinag-usapan yung ganito? Bakit may kalta sa amin na ganyan? So, pwedeng buksan ni secretary yung filing cabinet at hanapin yung resolution doon. Ito po, termado po lahat sa executive board. Lalo na kung ang mga decision ay general membership, ang dami mong papipirmahin. Mas mabuti, meron ka ng draft resolution at sinecheck na lang ng general membership, papipirmahin na pagdating doon. So, ganun kahirap ang trabaho ni secretary. Pero kayang-kaya ni Ms. Jessa yan. Okay? Papel ni Ms. Jessa yung documentation and document keeping. Okay? Si treasurer. Si treasurer, ito yung payo ko. Isang laging problema ng union, kaya nawawala ng tiwala ang miyembro sa union, ay ang pamamahala ng pera. Okay? Sa level ng executive board, gumawa na kayo ng policy, financial policy, na pwedeng sundin ni treasurer. Halimbawa, nakalagay sa policy, ito lang ang pwedeng pagkagastusan ng union. At kung wala sa listahan na to, kailangan may approval ng executive board. So, nakalagay doon, halimbawa, transportation, meals, education seminars. Ganun. Tapos, di wala sa listahan yung pagpasok sa motel. Tapos, gustong humingi ng budget sa pagpasok sa motel. So, kailangan executive board na kasi wala sa listahan. Ha? Yun yung nakalagay sa policy. Para may gabay si treasurer, ano lamang yung kanyang pwedeng i-disburse? Diba? Ano yung pwedeng i-disburse na ang magdidesisyon ay si Pangulo lang? Halimbawa,
lahat lang ng hanggang halagang 10,000 pwedeng approve lang ni Pangulo, siya lang magdi-disperse. Pero pag lumagpas sa 10,000, kailangan nang may executive board decision. So yun yung mga policy na dapat nyo pinag-iisipan para medyo maayos. So ang papel ni Treasurer, hindi lang yung disbursement, recording din. Ah? Natanggap mula sa kumpanya ito para sa union dues para sa buwan na to. Halimbawa, halagang 30 pesos per tao times 40. So, 1,200. So, natanggap ni Treasurer yung check mula sa company nakalagay 1,200. Dapat ilagay niya yung sa libro. Natanggap namin 1,200. Okay? May books. Meron po kaming, pwede namin kayong alalayan dyan kung kasi nagtuturo din kami ng financial management sa union para alam mag-record ng ganyan mga gastos. At saka yung mag-record sa books of accounts. So, natanggap niyo 1,200. Tapos, pumunta sa Department of Labor si Pangulo nang hingi ng budget na halimbawa ay 200. So, may remaining balance for the day na 1,000. Yung ganung recording, tabaho po ni Treasurer yan. Lahat ng financial transaction. Tapos, pagkatapos, nakapunta sa dole, pahingi ng resibo, Pangulo. Liquidation. Okay? Papel ni Treasurer yun. Disbursement and documentation, records keeping pagdating sa lahat ng financial transaction ng inyong union. Kailangan po masinop dito kasi ayaw nating masilipan ng miyembro. Alam niyo mga miyembro, hiningan mo ng 20 pesos, feeling niya entitled na siya sa lahat eh. Isilipin na niya lahat ng galaw niyo. So, kailangan hindi kayo mabutasan sa mga ganyang issue. Okay? Si Auditor. Si Auditor, taga-check niya niyan ni Treasurer. Oh, ba't nag-release ka ng budget para sa pagmumotel? Eh, wala yan sa ating policy. Hindi approved ng board. Ha? Every once in a while, si Auditor, kahit hindi siya nagpapasabi, pag-check nga magkano pa laman natin sa bangko, magkano ang nasa kahadiel mo. Bibilangin niya yun. Tinitingnan niya yung journal mo. Magkano pumasok, magkano lumabas. So, kailangan every once in a while, chine-check niya kung tama yung documentation. Oh, wala pa palang liquidation itong si board. Ha? Mayroon siyang in-advance noon, pamasahir sa dole, wala pang liquidation. So, dapat na-check yan ni auditor. Okay? Yun yung papel ni auditor. Si shop steward. May shop steward na ba kayo? Wala pa kayong shop steward ngayon. Pero baka nga hindi masyado kasi 40 lang yung sa inyo. Nagpasa natin yan. Pero si shop steward, kung meron kayong itatayo, kalimitan ito, yung unang papel nito ay tungkol sa grievance. Kasi alam mo sa malalaking kumpanya lalo, pwede din sa inyo kasi kung iba-iba kayong section o iba-ibang department. Sa malalaking kumpanya lalo, mayroon doon tao na pangsumbungan ng mga miyembro. Sumbungan siya para malaman kung ano yung mga problema ng miyembro. Oh, sir, Chef Steward, ako po ay nahuli ni guard na may dala-dalang equipment palabas ng kumpanya. Ayun naman po ay pinaalam ko kay Bisol. Susumbong niya sa shop steward. Si shop steward, kakausapin niya yung kung may kaso ba o wala. Kung kakasuhan, siya yung unang magsesettle ng kaso. Yun yung first step kasi ng grievance. Papel din ni shop steward na kung may mga impormasyon, pinadala si, sabi ni may resolution tayo. Pinaskill sa bulletin board. Tapos, nagtatanong si miyembro, ano ibig sabihin ng resolution? Si Shep Seward, ang tagapagpaliwanag, tulong sa atin ng union. Pagka, halimbawa, may birthday kayo, bibigyan namin kayo cake. So, mayroon tagapagpaliwanag. Kasi yung mga miyembro, madalas, nakasulat na nga, hindi ko alam kung hindi naiintindihan, gusto lang linawin. So, si Shep Seward yung kalimitan taga pag-educate o tagapagpaliwanag sa ating mga
miyembro. Ngayon, kung maliit lang naman yung union, yung papel na shop stewards, pwedeng i-assign din sa mga board. Basta lahat ng section o department ay at least may officials na umaalalay sa ganitong mga function. Okay? Kung wala kayong shop stewards. Ngayon, may mga komite. Dapat meron kayong makapagtayo kayo ng mga komite. At yung mga komite na yon, siya ang tututok sa iba't ibang mga function. Halimbawa, education and training na committee. Bakit kailangan nyo ito? Kailangan may nagpapatakbo ng training. Kailangan may natetrain tayo ng mga educators o kaya committee ng educator na kasi hindi ho madali na laging iniipon yung mga tao. Tapos nadaling sa isang lugar, doon may invited kayo ng mga speakers. Hindi madali yun kasi minsan ang hirap maghatak ng mga tao na alisin sa kanilang trabaho. Kung Linggo naman, sabihin ay maglalaba pa ako. So, mas mabuti, mayroon kayong internal na committee para sa education and training na every time, kahit dadalawa, tatatlo yung participants, pwede silang mag-orient at mag-train sa kanyang mga miyembro. O kaya may programa sila na education and training mismo. Na basta ang tutok natin ay magkaroon ng kaalaman yung ating mga miyembro. Yung Research and Information Committee, kalimitan, pag gaya ngayon, haharap kayo sa collective bargaining after nitong nagkaseba kayo. Kailangan meron kayong sapat na research. Magkano ba ang sahod na hinihingi nyo at bakit? Ilang bang leads ang gusto nyo at bakit? Kasi yun, hindi pwede, basta gusto ko. Kailangan may sapat ka na ebidensya at backup na research para i-justify na yun yung kailangan nyo. So, kailangan mo ng Research and Information Committee or pwede na siyang itali dun sa Negotiation Committee nyo sa panahon ng collective bargaining. Importante po kasi yung papel ng research. Bago pa man humarap yung negotiating panel nyo, alam nyo yung rationale at justification ng anuman yung inyong hinihingi pagdating sa collective bargaining. Of course, wala pa tayo sa topic ng grievance handling, pero may mga steps po yan. First step, second step. Dadating yan sa step na grievance committee. Ibig sabihin, committee ng union, committee ng management, yung mag-uusap, at pag-uusapan yung particular na mga grievance. Minsan, issue ng halimbawa, may allowance na nakalagay sa CBA, na pag-usapan na sa CBA, na pagkasunduan na, na pirmahan na, pero hindi pa ini-implement ni management, ay lagpas na. Halimbawa, bibigyan kayo ng mid-year school allowance para sa school support. Nakalagay sa CBA. Ay, August na, hindi pa binibigay. Yan po yung papel ni grievance committee na humarap bilang committee ng union at committee ng management at pag-usapan yan. Bakit hindi nyo pinapatupad? Ayan po yung napag-usapan na. So yan yung papel ng grievance committee. Hanggat maaari yung anuman ng conflict between union and management, individual man yan o collective, pambuong kumpanya, mapag-usapan ng grievance committee. So ito'y napakahalagang papel para sa union na magkaroon ng grievance committee. Yung kasunod na committee ay finance. So kung may mga paraan para magkaroon ng fund generation o halimbawa may mga projects kayo, minsan kasi may mga nakukuha pong mga suporta galing sa Department of Labor na handang bigyan ng halimbawa livelihood project si union. Pero kailangan may counterpart o kaya dapat may malino na magmamanage. So yung finance committee, papel po yan ng finance committee na siguraduhin na maayos ang pamamahala ng pinansya ng ating union. Maliban sa treasurer kanina o yung auditor, ha? Sinabi ko yung function. Legal, may mga, alam nyo po, may training kami sa PTGWO ng paralegal. Hindi lang namin natuloy yung training na yan last year kasi dahil nga sa COVID. Pero malaking bagay yun kung mayroong kakayanang legal yung mga opisyalis ng union. At minsan may mga legal committee pa sa union para sa halip na gaya ninyo
importante. Bagamat anytime, pwede nyo tawagan yung ating mga lawyers. In fact, kahit kung walang COVID, anytime, pwede din yung pumunta dyan. Napakasisipag po ng mga abogado natin. Pati yung presidente natin ay abogado. Pero kung may mga masasalibot na legal matters, pwede tayong internally mayroong legal committee. Ito po ay mga, anong tawag dyan, hindi naman ito required, yung sinasabi ko sa inyo na mga committee. Titingnan nyo kung anong mga pangangailangan nyo sa inyong kumpanya, sa inyong union. Grievance committee, dapat mayroon. Education and training, dapat mayroon. Yun yung mga importante. Employee welfare, ito yung sinasabi ko na, may gusto nyo ng mga programa na makakatulong sa mga miyembro. So may committee na pag pinag-usapan sa board na dapat mayroon tayong debt assistance, mayroon kayong loan assistance, etc. Ang magmamanage nun, yung committee nyo para sa employee welfare or welfare benefits committee. Okay? Okay. So, yun yung function ng mga committee at saka ng mga opisyales. May tanong po ba kayo so far dun sa proseso na yun? Sa pinesent ko na yun? Ayan po kayong tanong? Clear po sir, clear po sa amin. Okay. Kung wala, yung kasunod, sa pamamahala ng union, ano yung proseso? Ano yung mga dapat yung tandaan? Una, importante yung proseso ng pagpaplano. Kahit anong gagawin nyo, papasok kayo sa collective bargaining, magplano kayo. May stage po dyan ng preparation. So research, hanggang kailan ba kayo mag-research? Tapos hanggang kailan kayo mag-formulate ng proposal nyo? Ihaharap nyo ba yung proposal sa general membership o diretso na sa management? So kung sino ba yung committee? So lahat ng gawain ng union, importante yung pagpaplano. At pag-allocate. Kasi pag nagplano ka, dapat malinaw anong kailangan natin. So dapat malinaw yung use of resources, kung may kailangan nyo ba ng pera dyan, malinaw yung proseso ng konsultasyon, at malinaw yung proseso ng pagdidesisyon at paggawa ng mga polisiya. Ano dapat ang tinitingnan? Una, nakalagay naman sa Constitution and Bylaws nyo ito. Tingnan nyo yung kahalagahan ng inyong miyembro. So bagamat yung union, pag sinabing union kasi hindi lang opisyalis yan eh. Laging sinasabi na opis ng miyembro, oye naman aming union, ganito, ganyan. Ay yung union ay hindi naman yung opisyalis. Yung union ay yung kabuuan ng opisyalis at kabuuan ng miyembro. So pag sinabing yung aming union ay ganyan, sabihin yung union, kasama siya. Di ba? So dapat ganun yung pananaw ng ating mga miyembro na sila ay bahagi ng kabuuan sovereign union. Ha? Pangalawa, may representation. Kayo yung kinatawan ng inyong union. So laging titingnan ng management. Pag tinignan ng union, sinong tinitingnan maliban kay presidente? Yung kabuuan ng opisyalis. Pag pumasok kayo sa collective bargaining negotiation, pag sabihin, ang matigas lang naman dyan ay si Pangulo. Yung ibang opisyalis dyan ay kayang-kaya natin bulahin. May ganun. Siyempre, nagkakaroon ng impression yung management. So, ang magandang impression na kayong kinatawa ng union ay solido. At solido din yung miyembro. So yun ang matibay na union kasi pagdating sa anuman ang diskusyon o pakikiharap sa management ay tinitingnan nila na iisang buong matibay na union ito. Pangalawa, pangatlo, delegate. Kaya ako sinabi po yung anong papel ni vice, anong papel ni secretary, anong papel ni treasurer, anong papel ni board. Kasi ang dami hong union na may tendency na lahat yun ang may papel ay si Pangulo
Si Pangulo na lang lahat. Si Pangulo na nakakapag-griban. Siya na ang nag-research. Siya na ang gumawa ng proposal. Siya na ang nag-lecture. Superman si Pangulo. Hindi po yun ganon. Dahil pag si Pangulo ang binulag ng management o si Pangulo ang pinanghinaan ng loob, buong union yung apektado. So kailangan si Pangulo kayang mag-delegate ng mga trabaho. Ang sabi ng iba sa prinsipyo na yan, ang pinakamagaling na leader ay yung tao na kayang mag-create ng madaming leader. Naintindihan niyo yun? So hindi lamang siya yung leader at siya naggumawa. Kung hindi, nakapag-create pa siya ng iba't iba pang mga leader na tulad niya. So, yung proseso ng delegasyon ng trabaho dapat malinaw na nagagawa ng ating opisyales. Hindi lang naman Pangulo, kasi kahit sa committee, halimbawa ikaw yung head ng Committee on Education, hindi lang pwedeng one-man committee. So, dapat meron kang member. Kaya mo din i-delegate yung mga trabaho. Pero ano yan? Delegation, may kasamang coaching yan. Siyempre, aalalayan mo. Pinagawa mo sa kanya, pero aalalayan mo. Bigyan mo siya ng mga sapat na authority para mag-decide o maggawa ng mga bago. Pero nakaalalay ka. Kasi kailangan pa din yung constant monitoring and control ng presidente sa anumang gawain na kanyang i-delegate o ng head ng committee. Okay? Ano pa yung pang-apat na prinsipyo? Servisyo. Yung pong ginagawa natin ay servisyo. Hindi yan about, hindi yan tungkol sa ating sarili na ang isinusulong natin ay yung ang magbebenepisyo ay tayo. Yung ating isinusulong dito ay yung mga bagay na magbebenepisyo yung pangkalahatang miyembro ng ating union. So we take, gaya nung sinabi ko kanina, ba't ko pinakita yung video? Dahil ang pag-uunyon ay servisyo. Hindi yan para kumita kayo ng mas malaki o dahil di naman kayo sasahudan sa pagiging opisyalis ng union. So it's not about you. Yung pondo ng ating union ay kung paano mas maservisyohan yung ating mga miyembro, hindi para lumaki ang laman ng ating bulsa. Okay? So we always take note. Tsaka ano ho yan? Sabi ko kanina, ang mga miyembro ay laging nakatingin sa pinansya eh. So, laging pag-ingatan yung pinansya dahil feeling ng mga miyembro minsan o kayo lang ang nakikinabang. And we should always inculcate the idea sa mga miyembro ng pag-uunyon at ang pagiging leader ng union ay pagsaservisyo sa kanyang mga miyembro. In fact, yung collective bargaining ay hindi lang para sa inyo. Yung grievance handling ay hindi lang para sa inyo. Yung education and training ay hindi lang para sa inyo. Yung welfare programs ay hindi lang para sa inyo. Pati yung ating mga advokasya. Lahat ho ng pangunahing gawain ng union ay para sa ikabubuti ng miyembro at ng pangkalahatan. So, yun yung dapat nating tingnan na prinsipyo ng pag-union. Ano pa ang dapat nating tinatandaan? So, kailangan malinaw yung mga policies na meron tayo. Kaya kanina, sabi ko, ambaw, may polisiya kayo sa pagpe-penalize ng hindi umaattend sa meeting. Dapat malinaw sino yon. Dapat malinaw kung magkano at tuwing kailan. Ambaw, sabi nyo, gusto nyo magbigay ng cake. Dapat magkano. Hindi 500 kay ganito. Pag ganito ay 550. So dapat yung mga polisiya nyo ay malinaw at walang diskriminasyon at pinapakinabangan ng mas madaming tao. Okay? Pati pagpapatupad dito. Malinaw din dapat yung paghahati-hati ng mga trabaho at pagpaplano ng inyong mga gawain. Sino ba dapat sa Education Committee? Sino ba dapat sa Grievance Committee? Baka naman yung chairman ng Education, siya din yung chairman ng Grievance, siya din yung chairman ng research. So, hindi mo din hinati. Hindi mo din nabigyan ng pagkakataon, ng sapat na pagkakataon na matrain at umunlad yung iba pang opisyalis ng union. O kahit miyembro. Mas maganda nga po na bawat
activities nyo. Halimbawa, nag-isip kayo magpa-sports fest. Mayroon kayo, nagtayo kayo ng sports committee. Ang head ay si board member, board of director JP. Kumuha siya ng member committee, member ng committee. Maganda yun. Kasi nagkaroon ng participasyon yung ibang member sa gawain ng union. So mas madaming nagpa-participate, mas matibay ang union dahil yung mga member mas ina-accuse nila, magkakaroon ng ownership sa mga gawain ng union kung sila ay kasapi at kasama sa mga ginagawa nito. So importante po yun na as much as possible, tinitingnan natin na may maiko-contribute din yung ating mga member sa mga gawain ng union. So yung pagpaplano at paghahati-hati ng trabaho ay kinakailangan. Proper allocation of resources. Pamamahala po ito ng hindi lang pinansya. Kasi minsan time. Alam nyo, ang time ay resources din yan. Ha? Lagi ka nagpapa-meeting, tawag ng meeting. Pagdating naman sa meeting, walang malinaw na agenda. Walang pinag-uusapan. Nagkakakwentuhan lang. Eh, kaya kanina, sinasabi ko yung importanteng trabaho nung secretary na i-define, hingin sa presidente ano yung agenda ng meeting para maayos at masinop yung paggamit ng oras bilang isa sa mga time resources na meron ang union. Kahit yung pagpapatawag ng general membership meeting, alam niyo pag nagpatawag ng general membership meeting at inabot ng 3 oras, 4 oras, init na yung member, nag-uuwian na yun. So dapat malinaw yung daloy ng pulong ng meeting na hindi ka lalagpas sa limbawa ng 2 oras. Ha? Yun yung kasama sa dapat ay pinagplanuhan at malinaw yung kung sino gagawa, sino ba mag-MC, sino mag-preside, sino mag-set up ng mga chairs and tables, etc. So lahat po yun ay resources na mayroon tayo. So hindi lang pera. Dapat lagi nating tinitingnan kung paano natin mas epektibong magagamit yung resources na mayroon tayo. At laging ma-evaluation. Nag-meeting tayo ngayon. Umupo tayo sa grievance. Umupo tayo sa negotiation. Nag-negotiation tayo ngayon with management. Tapos ng meeting, mag-usap. Mag-usap kayo. Ano ba nangyari kanina? Saan tayo naging malakas, saan tayo naging mahina. Dapat laging may ganun. Hindi lang sa negotiation, sa grievance, o kaya alam mo, nagpa-sports activity kayo. Pagkatapos activity, mag-usap, evaluate. Saan tayo naging successful, saan tayo naging mahina, saan tayo nagkulang. Laging may periodic evaluation. Importante po yan kasi nagkakaroon ka ng feedback. Pwede mong i-correct yung mga bagay na tingin nyo naging mahina kayo o naging kakulangan ninyo. So ano man ang gawain ng union, laging magkaroon ng evaluation immediately pagkatapos. Di ba kailangan nasusulat? Importante lang pinag-uusapan. Para nakikita nyo saan nyo kailangan mag-improve. So ano kalimitan ng problema sa pamamahala ng union? Sabihin ko na po ito dahil madami ng karanasan sa pag-union at kalimitan ay ito yung mga problema. Una, disbursement ng funds. Unwise disbursement of union funds. Kalimitan, tama naman yung patutunguhan. Kaya lang, minsan, madaming mas malaki. O kaya hindi naliliquidate agad ng tama. So kahit pa yung pamamahala ng union, parang sa company din yan eh. So, di ba, pag nag-cash advance ka sa company para sa anumang bagay, yun ay dinidisburse, yun ay nililiquidate. So, ganun din po sa union. Kailangan malinaw saan ba dapat napupunta ang mga pondo ng union, ano ba yung mga polisiya tungkol sa pamamahala ng union. Pangalawa, delegation of work. Napakadami po presidente ang nanawa sa pagiging presidente dahil siya na lang lahat ang gumagawa. Sa Maynila, may pagmamalaki ko yan kasi sa Maynila, may presidente pero malinaw yung function ng secretary, malinaw yung treasurer, mayroon silang education committee. So, halos yearly, yung education committee, may education program yan sa Maynila. So, importante yun eh. Kasi hindi naman kayang panghawakan lahat ng pangulo, lahat ng trabaho. So, isa sa problema ng mga union, Superman si
Superman o Superwoman ang presidente. So, importante, mayroong enough delegation of work. At itap nyo yung membro. Ha? Minsan, kaya feeling ng membro, hindi sila bahagi ng union kasi hindi sila involved. Hindi nila alam yung mga nangyayari sa union, nang alam niya, kaya kaltasan lang sila, hindi sila, wala daw silang pakinabang sa union kasi hindi sila natatap. So as much as possible, itap nyo yung members kung pwedeng. Kasi may madami silang maishishare. Tsaka importante yun, may transition, may transcendence. Pagka yung nagkakaedad na o malapit na mag-retire si mga opisyalis, kung involved lagi yung mga membro, wala kang problema sa transition ng mga tao. Umaangat sila dun sa hierarchy ng union. Kaya, yan, yung kasunod, indifference of members to union affairs. Isa sa dahilan, una, walang edukasyon yung mga membro. Pangalawa, di naman sila tinatap sa mga gawain ng union. So, i-involve at i-educate yung mga members para wala silang feeling na ang union ay kayo lang, hindi kami kasama dyan. Okay? Kasunod, nakalimitang problema, poor managerial and administrative skills. Si secretary hindi alam gumawa ng minutes. Si treasurer lang sa pangalan, hindi naman nare-record yung mga dapat transaction. So kung may mga ganitong problema, nandiyan naman ang federasyon para tulungan kayong mag-manage ng finances nyo, maglibro, etc. Madami ho tating magagaling na pwede kayong turuan sa pamamahala ng pinansya o kahit paggawa ng minutes o kaya technical. Sabi ko kanina, may paralegal training tayo, pati sa mga legal. Lahat yun ay pwedeng ituro sa inyo ng inyong federasyon. Kasunod, dogmatic administration. Alalahan ninyo, nagbabago ang sitwasyon. Lalo ngayon, nagpandemya, ang daming union, hindi naman sa PTG, ang daming federation din na nakita ko. Hindi nga alam, wala daw pumapasok sa kanilang union dahil pandemic, mahirap daw mag-org. Eh bakit ang PTG may yun? Baka ano lang, medyo sarado lang. Things are changing. Nagbabago ang panahon. Hindi laging epektibo ito ngayon, bukas epektibo pa din ito. Baka hindi. Pero kailangan lagi nating natututong mag-cope up sa mga pagbabago. Ganon din sa union. May estratehiya nung nakaraang taon o halimbawa nung nakaraang negosasyon na effective. Yung iba tapang-tapang, strike tayo, mag-i-strike kami. Tinapot yung management, mag-i-strike. Nung nakaraang negosasyon, effective yun. Tumaas ang kanilang nakuha. Tapos ngayong negosasyon na yun, ngayon, ganun uli? Baka hindi. Baka napag-aralan na ng kumpanya yun. Baka na-bluff nyo sila nung nakaraan. Ngayon hindi na. Diba? So kailangan alam nyo laging tumantya ano ba ang strategiya ng union para mas maging epektibo sa nagbabagong sitwasyon. Okay. Ito yung kalimitang kulang. Hindi alam ng pati officialis, hindi alam yung bylaws. Pag-aralan nyo po yung bylaws nyo. Pati CBA. Yung iba hindi nga alam ang laman ng CBA pero ngak-ngak or reklamo ng reklamo. Hindi naman alam ko anong nakasulat sa CBA. Hindi naman alam ko anong nakasulat sa bylaws. Okay? So, yan ho yung tatlo kasi yan na sabi namin lagi dapat alam nyo. Lalo kayo mga opisyalis ng union, alam nyo dapat ang bylaws ng union. Basahin nyo po yan. Alam nyo dapat ang laban ng CBA pag nagkaroon na kayo ng CBA. Basahin nyo yan. Ha? Pati yung company rules and regulations, dapat alam nyo kasi pag handle ng mga grievances, titingin kayo sa company rules and regulations. Dapat alam nyo yan. Okay? So, paano makakatulong ang... Kanina, lagi ko sinasabi yung kahalagahan ng miyembro. Dahil sila yung... Lahat ng success ng opisyalis, importante yung mga miyembro. So, mabigyan sila ng responsibilidad. Alam dapat nila yung kanilang mga karapatan at responsibilidad. Hindi lang karapatan. Kasi minsan, feeling entitled lagi. Pero hindi naman alam yung kanyang responsibilidad. So, kailangan nilang mag-cooperate sa mga officers. Kailangan nilang sumunod sa mga opisyalis. Kasi minsan, kahit ho kayo, kayong officers,
minsan may mga level of information na hanggang presidente lang. Minsan pwedeng pag-usapan collectively within the officers. Pero hindi pwedeng lumabas ang miyembro. So, yung management ng information, napakahalaga yan. Ngayon, ang kailangan bottom line dito, kay miyembro ka, kay opisyalis ka, ay pagtitiwala. Kailangan mo, kung ikay miyembro, kailangan pagtiwalaan mo yung iyong opisyalis na kay dinadala sa tama. Kung ikay opisyalis, kung hindi kami naging bahagi ng proseso dahil may level of information nga, tapos pagtiwalaan mo yung iyong presidente. That's the way to manage the organization na medyo smooth. Eh kung lagi mong pagdududahan o laging may hindi pinagkakatiwalaan na mga tao o certain officers o presidente mismo, mahirap mag-manage ng union. Dahil sabi ko nga kanina sa inyo, kailangan solid yung opisyalis at yung miyembro. Dahil yan ang gagabay sa inyo. Yan ang titingnan ng management. Ang laging trabaho ng management ay basagin kayo, pagwatak-watakin kayo, pahinain kayo. Dahil pag mahina kayo, lahat ng iniapilan nyo sa management, hindi nyo makukuha. Pero kaya laging gagawin niya ng management, kaya dapat kayo din, ang lagi nyo ginagawa ay maging solid kayo, matibay kayo bilang union. Yun ang laging inyong direction. Okay? Yung next slide ko is about union funds. So, hindi ko kailangang paalala sa inyo to lagi. Yung lifeblood ng union, di man tatakbuyan kung wala kayong pondo eh. So, kalimitan ang gagaling yan sa union dues. Minsan may nagsusulicit or nagdo-donate o may fundraising campaign kayo. So, importante na saan matukoy, saan ba dapat ito mapunta? Una, yung education and training ng miyembro. Sa grievances, may mga kaso, may mga gastos yan eh. Pag nagdala kayo ng kaso sa volunteer arbitration, halimbawa, bagamat may subsidy yun, baka may bayad pa na iba pa. O kaya, siyempre, yung pamasahe, pagpunta sa mga kaso, yan, pinaggagamitan ng inyong mga pondo. Pag collective bargaining negotiations, alam nyo ba, sa karanasan, minsan, di ba, papatawag ng negotiation, papakainin ng management. Alam, may union na ayaw nga kumain. Kami po babayad ng pagkain namin. Kailangan may pondo ka doon eh. Pag nag-strike, kailangan may pondo ka doon. Hindi mo pwedeng hindi. Yung welfare and financial assistance, kailangan. Lalo sa mga emergencies. During the pandemic, may mga union po tayo na galing mismo sa pondo ng union. Namigay ng bigas, namigay ng face mask. O yung federasyon, namigay din po tayo ng mga face mask sa ating mga miyembro. So, doon importanteng nagagamit ng tama yung ating mga pondo. Ito yung mga kalimitang pinagkakalagyan ng ating mga union funds. So, importante yung pamamahala nito, paggarantiya ng ating treasurer, si Ana, si auditor, hindi ko alam kung sino auditor, yung documentation, importante. Si presidente dapat may control din sa kasi kalimitan niya ng signatory, si treasurer at si presidente, kung may mga cheque kayo o may mga disbursements. So, importante po na pangalagaan nyo yung pondo ng inyong union at syempre yung pangalan ninyo bilang responsable sa pamamahala nitong pondo ng union.